What's up mga kahasang? Welcome back to my channel. Kung maalala nyo nung nakaraan, nawala ang aking flowerhorn breeder. At simula nun, nawala na rin ang aking ngiti. Sinabi ko nun na hindi na ako mag-breed ulit ng flowerhorn. At yun na nga ang gagawin ko. Hindi ako nagdadrama. Pero hindi ko sinabi nun na titigil ako sa paggagawa ng mga videos. Kaya ito ako ngayon, gumagawa pa rin ng videos. Kahit may malikot na bata sa aking likuran. At ayun guys, kung nagtataka kayo kung bakit ganito ang aking boses, ako rin ay nagtataka kung bakit ganito ang aking boses. Kung gusto nyong bumalik ang aking dating boses, pindutin nyo lang ang like button at mag-subscribe sa aking channel. Pag umabot ako ng 20,000 subscribers, babalik ang aking sigla. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na sa aking channel. Ngayon guys, nung nakaraan ay nag-post ako sa aking Facebook group at sinabi ko doon na magtanong sila sa akin ng kahit ano dahil gagawa ko ng video para sagutin sila. Kaya ito na ang video na hinihintay nyo. Hindi ko alam kung masasagot ko lahat pero susubukan ko sagutin ang lahat o pipili ako ng mga gusto kong sagutin dahil hindi ko naman masasagot lahat. Kaya pipili ako dahil hindi ko masasagot lahat. At bago tayo magsimula, i-click nyo na ang like button. Ngayon na. At so ayun guys, simulan na natin ang alamat. Unang tanong mula kay Prince Bautista. Okay lang po bang hindi stock water ang gamitin? Kung oo, paano? Ano nga bang pwedeng gamitin? Okay lang naman na magpalit ng hindi stock water. Basta hindi 100% tubig ang iyong papalitan upang hindi mamatay ang iyong alaga. Simple lang naman kung paano yung gawin. Pagtanggal ka lang ng 30% ng tubig sa inyong aquarium at palitan mo yon ng bagong tubig. At ganun kadali, nakapag water change ka na. Next question. Mula kay Paolo Montalban. Gandang gabi po Sir Idol. Ask ko lang kung maganda ba talaga napakain sa FH ang puso ng manok tsaka ang hipon. Ano naman ang mga magandang maidudulot ng mga ito sa mga alaga nating FH? Nagsasabi kasi yung iba na ang puso raw ay pampalaki ng cock at ang hipon ay sa kulay. Ano sa tingin nyo, Idol? Ang tingin ko, tama sila. Ang puso ng manok ay may mataas na protein content kaya maganda ito sa pagpapalaki ng cock. At ang hipon naman ay hindi ko alam kung bakit. At hindi ko pa rin nasubukan, kaya itanong mo na lang sa iba. At ayun, kung nagustuhan mo ang aking sagot, huwag mong kalimutan i-hit ang like button. Next question. Tanong mula kay Don JJ. Kailan mag-start ng culling ng guppy? Anong perfect age ng guppy for release? Napakadali naman ang tanong mo. Mag-start ka mag-culling ng iyong guppy pag sila ay mga 1 month old na. Dahil makikita mo na sa kanila ang mga defective at ang mga magaganda. Kaya kailangan mo na paghiwalayin ang maganda sa pangit. Ganun kasimple. At ang perfect age naman sa pagre-release o pagbebenta ng ating mga guppies is 3 months old. Bakit 3 months old? Kasi yun ang ginagawa ko. Next question mula kay EJ Bartolome. Paano po ba may iwasan ang sakit sa isda? At paano gagamutin at ano-ano ito? Well, para sa akin, may iwasan mo ang pagkakasakit ng iyong mga alaga pag napanatili mong malinis ang tubig. Huwag mong hayaang may pagkain hindi natira sa loob ng tank. After 10 minutes at hindi niya kinain ng pagkain, tanggalin mo na agad. Tama ba ang sinabi ko? Kung sa tingin mo tama ang sinabi ko, i-click mo na ang like button. 20,000 subscribers, babalik ulit ako sa dati kong pagsasalita. Kaya kung naiirita kayo sa akin, subscribe na! Next question mula kay Neil Gibbs. Idol Hendrix, ilang months ba pwede maging breeder ang female at ang male na flowerhorn? Or aabot pa ba ito ng taon bago maging breeder sila? Well, sa pagbibreed ng flowerhorn, ang female pag nangingitlog na ay pwede na silang breeder. At sa male naman ay ang pinakamurang edad na pwede silang i-breed ay 8 months. Pwede mo na silang subukang i-breed. Ganun kasimple lang iyon. Mura kay Glolan Mayslim.
ang hirap ng pangalan mo. Kuya Hendrix, paano po ba mag-pair ng betta fish? Kasi po, nung nag-breed po ako, nag-aaway sila. Nasisira ang mga fins. Thanks in advance. Hindi ka nanonood ng video ko para malaman mo kung anong process ng pag-prepare ng betta fish. I-click mo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka pag nag-upload ako ng mga bago kong videos at para makita mo ang hinahanap mong video sa aking mga videos. Next question. Mula kay Drain Light. Lods, ano ba ang feeling ng tubig na may heater? Tulad ko na mga walang heater ang mga tank. Curious ako kung ano ba ang feeling, mainit ba or normal lang? Well, para malaman mo kung anong feeling ng may heater ang tank, bumili ka ng heater. Next question, mga kahasang. Mula kay Nelson Pinoscas. Master Drix, question, hanggang kailan ang pagiging newbie ng isang newbie? Ang pagiging newbie ay hindi kinakarir. Once na alam mo na ang mga basic, hindi ka na yung newbie. Ngayon, yung mga nagsasabi na newbie pa sila kahit ilang taon na sila. Next question, mga kahasang. Mula kay Lixel Marks, Mulay, Mabanag. Ano ho bang nararamdaman ng mga fish keeper pag namamatayan sila ng alaga? Gusto mong malaman kung anong pakiramdam pag nawala ang iyong alaga? Antayin mo na lang na mangyari yun sa'yo. Next question mula kay Jamjam Coral Eduarte. Idol, bakit tinawag ang betta fish na betta fish at bakit? Hindi ko rin alam. Ngayon, kung alam mo kung bakit tinawag na betta fish ang betta fish, i-comment na lang sa baba ngayon. Hintayin ko ang iyong mga comment. Next question mula kay Paulo Uy. Ano pwede gawin sa FH, sir, na laging nagugulat? Huwag mong gulatin para hindi siya magulat. Kung nagustuhan mo ang aking sagot, i-click mo na ang like button. Ngayon na. At ayun, mga kahasang, last question na to dahil ako'y pagod na. Mula kay Romel Anunciacion de la Cruz. Basta yun, Romel de la Cruz. Sino ang naka-impluwensya sa iyo, sir, na mag-alaga ng isda at saka may mentor ka ba before? Ang nakapag-impluwensya sa akin sa pag-aalaga ng isda ay walang iba kundi ang aking asawa. Aww. Dahil nung kami ay mag-boyfriend at girlfriend pa lang, meron na siyang alagang isda. At ako ay walang pakialam sa pag-aalaga ng isda. Ngunit isang araw ay namatay lahat ng kanyang alagang isda. At niragaluhan ko siya ng bagong isda. At yun ay walang iba kundi ang flower horn. At nainggit din ako at pumili rin ako ng sarili ko. Kaya doon na nagsimula ang pag-aalaga ko ng isda. At sa huling tanong mo naman, kung meron akong mentor, wala akong mentor. Lahat ng aking kaalaman ay galing lang sa panonood ko sa YouTube at pagbabasa sa Google. At saka pagbabasa ko rin pala sa mga Facebook groups. Dahil mahilig ako magbasa, mahilig ako manood, at ina-apply ko lahat ng mga nababasa at nakikita ko. At natututo rin ako sa mga na-experience ko sa sarili kong pag-aalaga ng isda. So ayun guys, hanggang dito na lang ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-click ang like button. At kung ngayon ka pala nakanood ng aking video, huwag mong kalimutan din i-click ang subscribe button at ang notification bell para ma-notified ka pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. 20,000 subscribers, babalik ako sa dati kong pagsasalita. So ayun guys, tatapusin ko na ang video na ito. Hanggang sa susunod na video, maraming salamat sa panonood. Fish out!